peatland ecosystem is very important because the peatland, intact peatland, actually absorb huge of carbon. So in naturally the peatland is wet, so we need to keep the peatland wet. Regarding the storage of the water is very important also. Yeah, because one of the function or the roles of the peatland is to regulate the water. Mm-hmm. So in the dry season it won't be any drought, and in the rainy season it won't be any flooding. But once the peatland is degraded, then in the rainy season it's probably there will be a flooding, and in the dry season it will be drought. So we have to take care about it. So how should we protect this peatland? If there is an intact peat swamp forest, we need to protect it. So strongly recommended we don't do any activities in a peatland, in a peat forest. But if we find there are some degraded peatland area, for example open peatlands and dry, moreover if it is dry we need to re-wet it. Okay, okay. Yes. So that's very informative. So ganun po mga ka-Spidermax ang significance o importansya bakit meron tayong peatland. So napakahalaga po niyan dahil part po yan ng ecosystem, at pagka yan ay nasira eh hindi na po magiging balanse ang ating klima o climate. Napaka-importante kasi ngayon ko lang nalaman na ito pala ay nag-a-absorb ng carbon. Carbon? Yes. Carbon dioxide. Carbon dioxide is emission. Ah, emission. So, if the peatland dry, it will emit the carbon dioxide emissions. Thank you for the information. Thank you very much. You're welcome. So let's keep the peatland wet. Yes. Good morning, mga ka-Spidermax. Meron tayong sasaksihan na activity sa Santa Fe, yung ating unang hometown. Ayan. So meron silang activity na gagawin sa may peatland na located sa may barangay San Isidro, yung papuntang Tacloban. Ayan. So it's 6:11, so assembly time nila is 6. Hopefully abot tayo ng hindi pa aalis. Ayan. So mula dito sa Palo, Leyte ay lalakbay tayo ng 10 kilometers. Let's go. Spidermax, nandito na tayo sa barangay San Isidro at mag-uumpisa na po yung activity dito sa tinatawag na wetland. Ayan. So ang gagawin nila ngayon pala is ipipreserve, o kung saan ay titingnan natin itong
wetland. Ang wetland pala ay ito yung dapat na nagiging ano, daluyan or nagiging storage ng excess na mga tubig. So kaya kailangan ito i-develop, at ito po ang main objective ng grupo. Dito po sa Santa Fe ay meron po tayong tinatawag na wetland at yung peatland, kasi maraming klaseng wetland, di ba? So isa dyan ang peatland. Kaya ngayon magkakaroon sila ng walk for peatland. Ayan. Mula dito sa may barangay San Isidro, Santa Fe, Leyte, ay maglalakad itong grupo na ito papunta doon sa peatland dito sa may sityo pulak, barangay San Isidro. Ayan. So ito pala ang activity na ito is to save our wetlands. Kasi ang nangyayari, binabaliwala lang pala natin na halagaan. Kasi part ito ng climate change. Siyempre, ang ecosystem pag nasira is hindi magiging balanse ang storage ng ating tubig. Kaya ang nangyayari, bumabaha. Ang gustong gawin nitong grupo na ito is to preserve the wetlands, kasi marami tayong klase ng wetlands. Ang meron dito sa Santa Fe is yung peatland, at dito lang yan sa unahan. Kaya ang purpose nila is to restore the ecosystem. Siyempre, yung mga excess na ano, na tubig na dapat sana is mapupunta doon, is hindi siya nagiging ganun yung ano nangyayari, dahil nga yung tubig na dapat dadaloy doon ay hindi doon pumupunta, o wala na doon sa direction, kasi yung portion na malapit sa peatland or yung dadaanan sana ng mga tubig is kinultivate, ginawang agricultural land. Yan. So, yan ang pag-aaralan ng grupo na ito, at kasama dito yung ano, dalawang grupo na international. Yan. So, maglalakad sila mula dito para maipakita nila ang kanilang pagpapahalaga sa peatland o wetland.
Spider Max, nandito na tayo mismo sa location nitong o gitna nitong peatland dito sa Santa Fe. Ayan. So hindi pa kasi ako gaanong o hindi ko gaanong alam or ano ba ang importansya o importance nitong peatland. Bakit nga ba ito kailangan i-restore o protektahan? So meron po tayong bisita na galing pa po ng Indonesia. Ayan. So introducing Dr. Ma. Okay. Hello. Hello. Good morning, ma'am. Oh, doctor. Good morning. Good morning. I'm Ellie from World Resources Institute Indonesia. Yes. Very nice to meet you. Nice meeting you too. Yes. I would like to ask why we should protect this kind of ecosystem. Yes. So the peatland ecosystem is very important because the peatland, intact peatland, actually absorb huge of carbon. So in naturally the peatland is wet. So we need to keep the peatland wet. Regarding the storage of the water is very important also. Yeah, because one of the function or the roles of the peatland is to regulate the water. Mm-hmm. So in the dry season it won't be any drought, and in the rainy season it won't be any flooding. But once the peatland is degraded, then in the rainy season it's probably there will be a flooding, and in the dry season it will be drought. So we have to take care about it. So how should we protect this peatland? If there is intact peat swamp forest, we need to protect it. So strongly recommended we don't do any activities in a peatland, in a peat forest. But if we find there are some degraded peatland area, for example open peatlands and dry, moreover if it is dry we need to re-wet it. Okay. Yes. So that's very informative. So ganun po mga ka-Spider Max ang significance o importansya bakit meron tayong peatland. So napakahalaga po niyan dahil part po yan ng ecosystem, at pagka yan ay nasira eh hindi na po magiging balanse ang ating klima o climate. Napaka-importante kasi ngayon ko lang nalaman na ito pala ay nag-absorb ng carbon. Yes. Carbon dioxide. Carbon dioxide is emission. Emission. If the peatland dry, it will emit the carbon dioxide. For the Filipinos, because in the Philippines there are peatlands also, so let's be more aware about the importance of peatlands and let's keep the peatland wet. Thank you. Thank you for the information. Thank you very much. You're welcome. So let's keep the peatland wet. Yes.